Hi guys! Welcome dito sa The Sun's Arrow. Ang reading nito ay for Kalacha, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for Kalacha. Your energy at this time. Your energy at this time. Ace of Wands in reverse. Upright ba itong Ace of Wands na ito? Yes, it's upright. So, more information about you. Three of Pentacles. Hindi ka na-recognize ngayon or hindi ka na-recognize lately sa mga ginagawa mo, sa pinufocusan mo, sa kung ano man yung mga naisip mo idea, sa kung ano yung trabaho mo. Yan. Parang ano ba yan, nata-taken for granted ka, ganun ba yun, nata-taken for granted yung mga work mo? Hindi naman, parang there is deceit here. Siguro magaling ka naman talaga, kaso lang ayaw ko lang nila i-recognize kasi ano yun, nakikita nila yung potential sa'yo. Ano yung mga tao? Possible, nakikita nila yung potential sa'yo na magaling ka at madali kang, kunwari, kung may talent ka, madali kang sumikat, ganon. Or magaling ka sa trabaho, madali kang ma-promote, ganon. Kaya ayaw nila i-recognize habang hindi ka pa na-recognize, habang hindi ka pa nakita ng iba ng galing, hanggat kumbaga nasa mababa ka pa lang hanggat parang nag-umpisa ka pa lang, ay ayaw ko nila i-recognize. Kagaya sa YouTube channel, kunwari, no? Yung mga baguhan pa lang dyan sa YouTube channel or sa Facebook, di ba parang ayaw mag-subscribe ng iba kasi baka isipin ng iba ay lalaki, mga gano'n. Pag mga baguhan pa lang, kunwari, mga ilang subscriber pa lang, ayaw nila mag-subscribe. You know, automatic na yun eh. Ganun kasi yung tao eh. O naka, ano kayo dyan, no? O na-observahan nyo yan, you know? So mga ganun, no? Kunwari, mga konti pa lang subscriber, mga 5 or basta konti pa lang. Madalang yung mag-subscribe or magla-like, no? Pagbago pa lang. Pero pagka, kunwari, na-recognize na yung isang tao or yung kanyang platform, ganyan, no? O yung kanyang Facebook account or YouTube channel, mga ganyan, kunwari mga million na, ayun, dagsay na ng mga tao yan. Kasi sikat na eh. O, hindi na naisipin ay mag, ano to, pag sinubscribe ko to at nilike ko to at na, at sinuportahan ko to ay yayaman to. Suswertihin to. Makilala to. Mga ganon. You know, that is human mind. Right? Ganon mag-isip yung tao. Ewan ko kung lahat ganyan ha. Hindi ko din sure kung ganyan lahat. Pero, I think ganyan talaga eh. Karamihan eh. So, observahan nyo yun. So, that's why ayaw ko nilang i-recognize. Ano pang reason nila kung bakit ayaw nilang ma-recognize ka or ayaw ka nilang i-recognize? Ayaw nilang makapagsimula ka. Ayaw nilang parang destroy na may mga nawala sa'yo, may mga nasira sa'yo.
baka dinawan ka nila ng scheme dati pa. Hindi naman, hindi naman. Ayaw ka nilang ma-recognize para ayaw nilang makapagsimula kang muli. Ayaw nilang makarecover kang muli sa mga nangyaring destruction sa buhay mo. Ayaw nilang makapagsimula na tuloy-tuloy na, na matibay ka na, na matibay na yung pundasyon mo. Pundasyon mo. Yeah. Ayaw nila yung matibay ka or strong ka, yung pundasyon mo. Pwede sa work or sa ano. Yeah, ganun yun. And parang iniiwasan nila yon na ma-recognize ka. Ayaw nila i-recognize ka. Habang sila pa, ayaw nila ma-recognize ka. Kasi pag na-recognize ka nila, makilala ka na makilala. Madaming tao na makilala sa'yo. Hanggang sa mag-boom. Hindi na nila mapigilan. Mga ganun ba? You know, that's the mindset of crook people na mga ganyan. Ace of Wands here. You're motivated eh, no? To start something new, brave with a color red. And you're starting a new beginning na may growth na to, na umbaga sa tanim, mamumulaklak agad, ganon. Yung kakatanim pala, mamumulaklak na agad, parang ganon. Yeah. And may changes, may pagbabago sa iyo with a butterfly here. At maliwanag na sumasalubong sa iyo eh. Maliwanag oh. Para bang you're free, malaya ka na hindi ka na katulad ng kukuno, walang magawa na parang pa igod-igod na lang, parang pa pagulong-gulong na lang, yung ganoon, no? And yung hindi ka makalipad na parang parang nag-crawl, no? Pero ngayon, you can fly and you can do your mission, your purpose na malaya ka na na gawin kung ano talaga yung mission mo or purpose in life. Katulad ng butterfly, ano ba mission or purpose ng butterfly? Mag-pollinate sa flowers. So, ganun ka, no? And ayan o, active ka na, you can fly, energetic, you have the energy to do, you have the freedom and energy and strength and power, ability to accomplish your purpose and mission. So, yun naman yung importante sa buhay, yung ma-accomplish yung mission. I don't think kung ganyan mag-isip yung mga tao kasi yung focus nila is their yung pangarap nila sa buhay, which is earthy, no? Earthy or makamundo, yung mga kagaya ng yumaman, maging napakayaman na makuha nila yung person na gusto nila, maging powerful. So ganyan mag-isip yung maraming tao. But ang importante talaga is ma-accomplish yung mission or spiritual purpose. Lalo na sa mga merong mission and purpose. I don't know kung may iba may mission or purpose. Kaya ang focus nila is their practical needs, daily needs. Yeah. So, this is your purpose. Magagawa mo na yung purpose mo kung ano man yan. Kung baga sa butterfly, nagpo-pollinate sa mga flowers yung butterfly mo. So, ganun. Ganun yung, ganun ka ngayon na you can do with freedom and freely, no? You can do it freely, no? Na magagawa mo na yung purpose mo, yung mission mo na malaya, na laya ka na. Gagawa mo na yan. Continuously. So, ganun. So,
let's say, na-recognize ko man ang iba or hindi, o hindi, ayaw ko man nila i-recognize dahil takot sila na, na ano, takot sila na, na tuloy-tuloy na ma-recognize ka sa work mo, sa ginagawa mo, sa pinagpuposan mo. Ayan. Nakapangoy. Tama na yan. May kaway. May mag-away, ha? Ay, siguro makapangoy. Dito pa kayo ngayon. Kaya yung awal. Awal. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Huwag yung awal na. Loko ka. Huwag ka mag-ingay. Laro lang ha. Huwag away ha. So, ayaw nilang ma-recognize ka continuously, continuous na mag-grow na mag-grow, na mag-boom ka, yung sikat ka or ma-promote ka sa work mo, or sa kung anong field man yan na you're passionate and may focus ka, sorry for away, may hindi ka talaga ma-under ng iboy ha, yun pala, kaya pala galit na galit sa'yo, isa, bad yun ha. Bad boy. Yan mga tutang mo. Masyado to. Ano isa siya na pang? Papang pala ko. Eh, huwag mong away ha? Huwag na. Diyan lang. Maingay dito. Maingay. Ano pang energy mo ngayon? Ano pang energy mo? Wow! Activated yung chakras mo. All are open and positive and strong. Fiery, maapoy. And very strong. Big boy. Pinagalit yung isa eh. Bad. Doon ka nga sa loob, big boy. Masyado ko talaga ng kulit ng mata. Huwag makakawal na. Doon na. Doon ka tango kayo. So energetic. Parang full of vitality. Fire yun eh. Ano pa? Ano pang energy mo? Ano yung body mo energy? Isa lang siguro. Yun talaga yung activated yung chakras mo. At tatlo na naman. So I'll take it. Ito walang reversal to. And you have a strong desire to teach or to share what you have learned, kung ano yung nabasa mo, kung ano yung nalaman mo, mga gano'n. Kasi knowledgeable ka eh. And, ayan o, nage-generate mo yung powers or yung spiritual abilities mo or maybe yung mga kakayanan mo, abilities mo, skills, talents, mga ganyan. Yeah, you know, full of courage. And, ayun talaga guys, napaka-strong ng chakras mo. Napaka-powerful, all are activated and open, no? And, so strong. And, you know, with the face of the dragon here. And eagle, parang eagle siya. And here, you have a determination, strength, power, and a strong desire to do it. Kung ano may mission or purpose mo in life.
Iiba, hindi yun ang focus nila, yung purpose or mission nila sa buhay. Iba, ayaw nila, no? Ayaw nila ng, ano mga spiritual purpose or mission, ayaw nila niyan. Yung iba, ha? Kasi hindi naman lahat ay may ganyan, no? Pero, it's a choice nga naman, eh. Minsan, kahit na hindi naman nakalaan yan sila sa ganyan, yung iba talagang willing, no? Na gawin yun because of mas spiritual silang tao o gusto nilang mag-serve sa God, pwedeng ganyan. But ikaw, it's your mission, kung ano man tong mission mo na to or purpose mo. Anong mission or purpose mo? Some clue. Ano to? Yun talaga eh. Para bang hierophant, high priest, mga ganyan. You have a lot of spiritual wisdom, knowledge, na you can teach others about spirituality, healing, mga ganyan. Or about sa wisdom to guys and what is right from wrong, ano pa yung purpose mo. You have a target here na kailangan mo ma-hit. Meron kang tatargetin. I don't know kung ano siya. Ano yung tatargetin mo? Ritual and ceremony can acquire all the treasures of heaven. God, the hope of others. Ito yung tatargetin mo, ritual and ceremony. Yung mga gumagawa ng rituals. Or, ano yung tatargetin mo? Ano yung mga targets mo? Meron kang mga, kumbaga, you will shoot. Those who are doing some rituals and ceremony, ceremonial, maganyan ba? With your spiritual arrows, ganoon. Ano ibig sabihin yan? Yung mga, ano ba yung tatargetin mo? Let's see, Empress. What's with the Empress here na tatargetin mo? Oh, yes. Ito, maybe it's your person. Meron kang person na ano to, mga kasama mo sa buhay, mga kasama mo sa... Hindi. Na nakadistin sa'yo yan. Nakadistin yan sa'yo. Kaso lang may waiting dito yun. Para bang you need to wait muna or hindi enough or hindi pa kayo nagsasama or else hindi kayo magkasama nitong person na to, you need to wait muna, nakadestined to sa'yo. Someone na para bang may inantay muna or may nag-aantay ka pa sa kanya or else ay natingga pa yung connection nyo. Destiny mo. Pero attractive to. Good looking. And kind-hearted din kasi impression. Maliban dun sa mga gumagawa ng rituals or ceremonies, yung mga kadimonyuhan, yun yung mga targetin mo eh. And then, yung person mo,
ang magsama kayo. Magkasundo na kayong dalawa. Magkaroon ng harmonious relationship sa inyo. Na itong person mo na very good looking. Or napakabuti ng puso din niya. No? Intuitive and so blessed with good qualities. Ano pa yung tatargetin mo daw? Tatargetin mo. The Hangman. Ito ba yun? Ganyan, yan pa rin yun, yung Empress. Yung person na ano, na nagkaroon ng hiwalayan sa inyong dalawa. Na-stagnant yung connection nyo ngayon. So, yun. Na parang anything you want to hit or to achieve, to parang goal siya, no? Ma-hit mo siya, eh. Ma-achieve mo siya, walang imposible, no? Para mabuhol sa iba. Nuwari, you want to be with that person. To be with the person na nakalaan sa'yo, which is your destiny. Then you will be together. And or else you want to be with the person na ex mo, na naghiwalay kayong dalawa, you will be together. So, ganon. And ano pa? Kasi activated yung chakras mo, eh. Page of Cups. What's with the Page of Cups here? Mangkukulam? Mangkukulam ba yan? Mangkukulam? Yeah. Mangkukulam? Yan ba yung tatargetin mo? Hindi naman. Mapapatay mo yung mangkukulam kasi merong death card, eh. Ayun, no? Maging unstable siya. Hindi na siya. O, pagka i-shoot mo yan, mamamatay ng spiritual arrow mo. Mamatay yung mangkukulam pag i-shoot mo yan ng spiritual arrow mo. Hindi na yan makapang perwisyo ng iba. Hindi na. Merong death card. Nagbibigay ng sakit to, pahirap sa iba. Instability. You can give justice sa mga biktima ng mangkukulam. Mga ganyan. Hindi. Hindi ganun. What's with the mangkukulam here? Merong justice card dito. Magkakaroon na ng balance, justice. Hindi na maging malakas yung loob niya, hindi na siya makapang parang kunwari inosente ito, hindi na siya makapang ano sa iyo, yung makapamiki sa iba, yung makapang offer or makapang bigay ng sakit sa iba. Hindi na siya makapang bigay ng sakit sa iba, yung makukulam niyan. Oo, ganun na nga yun, guys. Hindi na siya makapanakit ng iba. Bakit? Ano mangyayari sa makukulam na yun? Mamamatay. Ah, mamamatay siya. Ano yun? Ikaw yung papatay sa makukulam na yan? Hindi ikaw yung papatay sa makukulam na yan. Karma niya yun. Bad karma niya yun, eh. Karma niya yan sa ginagawa niya, mga spiritual, mga pang nanakit niya sa ano. Ganun talaga, guys. May katapusan talaga yung kasamaan. So, bakit? Biniktima ka ba naman kukulam na yan? Biniktima ka ba naman kukulam na yan? Ah, biniktima ka niya, oh. Parang sinalin siya naman kukulam na yan. Mamamatay daw yan. Kasi bad karma niya yan. Karma niya.
And of course, saan pa bang kaluluwa ng mga ganyan punta? Forever Redusa sa impyerno natural. So yun. So umpisa lang alakak nila sa impyerno ang bagsak nila. So ganun yun. Daw nakawa sa mga ganyan. Kasi mga kampo ng kadiliman yun. So yun, no? And panghalit mo nang bibigay ito ng sakit na naninira din ng marriages or pagsasama ng or relasyon ng iba itong mga kukulam na ito. Salbahe mo yan. Yan ang totoong salbahe. Manira sila ng relasyon. Maingit lang sila sa kapwa nila. Sa relationship ng iba or maring kung third party mo niya. Ay, yun. Manghalit ng heart. Mamigay sila ng sakit. Kung ano mga sakit. No? Spiritual na sakit. Nakala mo yung natural na sakit. Yung pre-spiritual na sakit. So, ano ang messages ng fairy sa'yo? Flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Mag-spend ka daw ng time. Or yung parang magpasyal ka sa maraming flowers or sa may mga bulaklak na place or kung sa bakuran nyo man may bulaklak, spend time with the flowers daw. And flower essences to increase your personal healing power. So, meron kang healing power. Mag-increase yan pagka nag-spend ka ng time with flowers. Kasi yung amoy pa lang, yung bango ng bulaklak mo, nakaka-good vibes na. Basta ang sarap sa pakiramdam. Yung fragrance ng bulaklak. Nakaka-heal siya actually. Nakaka-rejuvenate. Nakaka-ugaan sa pakiramdam. It's so good. No, it's so good actually. And energy mo dealing with your person. You're cold, unemotional, naglalagay ka ng boundary, para bang hindi mo siya kailangan, na-cut off mo siya sa buhay mo, kinat off mo nga siya sa buhay mo. Energy ng person mo dealing with you. Hindi siya close sa'yo. Simula nung naghiwalay kayo, parang everything was gone, destroyed. Wala siyang gana mag-effort for now. Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Pero you know, may nakatatana sa'yo. Unhealed, unrelaxed, hindi kalmado, kabado siya, parang ganun. Ano pang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Parang gusto ko niyang i-shower ng gift. May gusto siyang ibuhos sa'yo, ibigay sa'yo. Dinidesire niya na ibigay yun sa'yo. Dahil nakita niya, feel niya, na lumalayo na yung loob mo sa kanya. Natok mo siya, tumalikod ka na sa kanya. Everything was gone, destroyed down.
mayo na yung loob sa kanya, hindi na kayo close, gano'n niya, with the Six of Cups in reverse at the Tower kanina. Dahil naka-recover ka naman eh. Gusto ko niyang, Four of Cups in reverse. Naisip niya na nakarecover ka na, hindi ka na nalulungkot. Para bang hindi mo na siya kailangan sa buhay mo, kinat-off mo na nga. Yung feelings mo sa kanya ay cold, ayaw mo na din siya isipin. Na parang hindi ka na malungkot kahit wala siya sa buhay mo. Wala nang kulang, hindi na siya yung kulang sa buhay mo. Mga ganun ba? Hindi mo na siya namimiss. Kung kaya gusto ka niyang bigyan ng gift, buhusan ng gift, yung pasayahin ka, kung ano man yung magpasaya sa'yo, or gusto ka niyang bigyan ng pera, hindi pera, attention siguro, attention, pagmamahal, no, hindi attention at pagmamahal, mag-effort siya sa'yo, ganun ba yun? Hindi, ano to, may bibigay daw siya sa'yo para siguro maging magaan ulit yung loob mo sa kanya, palapit yung loob mo sa kanya. Ano yung buhos niya sa'yo? Ano to? What? Magician? What's with the magician here? Naibuhos niya sa'yo. Huh? Ano to guys? Pagmamahal? Love? Affection? Yung ikaw na lang yung, ikaw yung pagtuunan niya ng pansin. Kumbaga sa'yo niya ibuhos lahat. Sa'yo siya, kumbaga ikaw na yung pipiliin niya na bigyan ng atensyon niya, pagtuunan niya ng atensyon niya, pagmamahal, ganyan. Yung ikaw lang, wala nang iba. Gagawin niya ang lahat to be with you. At yung i-comfort ka at ano pa, ibigay lahat sa'yo. Pwedeng lahat, no? Pwedeng lahat sa'yo ibigay. Lahat ng magpapasaya sa'yo. Yeah. Oh. Dahil, ayaw niyo na kasi yung ano eh, yung stagnant and yung wala nangyayari sa connection niyo. Yung kasi kung wala na kayo, wala ka din pa kayo alam eh. Cannot off mo na din siya sa buhay mo eh. Siguro natamaan yung ego ng person mo na yan. Ganun. So, ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? I love you and I need you. I couldn't let you get close to me. I couldn't let you get close to me. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? I wish I had treated you better. So, ito na lang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa aking channel, please subscribe. At huwag ninyo kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At kung i-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.